panamig. Alam mo, last week, napakalungkot ko. Feel ko, mag-isa ako sa mundo. Wow! Lalim ha? Bakit ka naman naging mag-isa sa mundo? Kasi iniwan mo ako. Nawala ka. Pinagpalit mo ako sa iba. Ah, ganun ba? Ba't ako ang saya-saya ko pa din? Hindi ba nakalungkot ako dahil hindi ako nakasama? Yun lang yun. Oo nga. Alam ko naman na miss mo rin kami. Pero syempre, you have to attend to other business. But nonetheless, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikalating siyam ng Hunyo, taong 2021, pang 160th birthday ng pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Ako po ang kanyang kasing talino, si Snow Badua. And I am Max Yolan, and this is Snowball Balita! Ang bahaging ito ay hated sa inyo ng Hey Hey, ang napakasarap na sagot sa tawag ng gutom. Pa-deliver na through Hey Hey Delivery at 8687-1010. Order online via heyheydelivery.com or Foodpanda. Sa ulo ng mga rumaragasang Snowball Balita! Gilas Pilipinas Young Guns, magandang ipinapakita. Pero ang tanong, dapat pa bang humiram sa PBA sa mga higher stakes events? Pilipinas, may 12 ng Olympia na isasabak sa Tokyo Olympics. Pinay boxer at gold medal prospect Nesty Petesio, nabibigyan ng high caliber spar mate sa Thailand. At dating marathoner at Olympic prospect Mary Joy Tabal, ano na nga ba ang pinagkakaabalahan ngayon? Ang bahaging ito ay hated sa inyo ng Hey Hey, ang napakasarap na sagot sa tawag ng gutom. Pa-deliver na through Hey Hey Delivery at 8687-1010. Una po sa ating mga balita dahil sa magandang performance ngayon ng All Amateur Gilas Pilipinas sa FIBA Qualifying Tournament na itinaraos sa bansa. Marami po ang nagtatanong kung kailangan pa bang manghiram ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ng mga players sa PBA. Didilingid sa atin na madalas na nagkakaproblema ang SBP sa tuwing sasapit ang FIBA qualifiers dahil sa issue ng conflict of schedule sa PBA. Alamin natin ang posibleng kasagutan sa issue niyan sa report ni Edren Sese. Para kay former national coach Joe Lipa, hindi na dapat pang manghiram ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ng mga players mula sa PBA. Ayon kay Lipa, ang all-amateur lineup ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup Qualifiers na kasalukuyang idinarao sa bansa ay magbubukas ng pinto sa bagong direksyon ng national team. Impressive performance ang bumungad sa Gilas Pilipinas kontra longtime rival na South Korea bago nila ipinagpag ang Indonesia. Malimit na nagkaroon ng problema sa tuwing manghihiram ng mga players sa PBA ang SBP. We've got to create more talents, new superstars, kasi panit na mga bata ngayon yung mga pangalan. Naniniwala rin si Lipa na maaari ng sandalaan ang mga bagitong Gilas players. Maasara yung grupo niya, magkaling eh. Alam mo, may mga talent sila eh. They've got quickness, they can shoot. Bukas ay tatangkain ng Gilas Pilipinas na isweep ang lahat ng kanilang mga laro sa final window ng FIBA Asia Cup Qualifiers sa Clark, Pampanga. Edren Sese, Manok ng Bayan. Samantalang umakyat na po sa 12 ang Olympians na isasabak ng Pilipinas sa Tokyo Games. Sino po ang pang-isang dosena? Alamin natin sa report ni Edren Sese. Humabol si shooter Jason Valdez sa listahan ng mga Pinoy athletes na nakasungkit ng tiket patungong Tokyo Olympics. Ito'y matapos na mag-qualify siya sa 10-meter air rifle event sa pamamagitan ng pag-abot sa quota system ng International Shooting Sports Federation o ISSF. 3 Olympic Games na nalagpasan ko. Ito yung chance na binigay sa akin. Ayon kay Valdez, hindi niya inaasahan na makakapasok pa siya sa Olimpiada. So hindi ko na siya talaga siya actually masyadong inaasahan. So sabi ko, nabura ko na sa isip yung Olympics na yun. And then yun, sobrang overwhelmed lang ako kagabi na biglang tumawag nga si SecGen. And then sinasabi niya na positive na mag-Olympics ako. Yun lang yung medyo talagang nakakagulat na part. At matapos ang ginawang anunsyo ng ISSF, sisimulan na bukas ni Valdez ang dikdikang pag-iensayo para sa paglahok niya sa Summer Olympics. Kailangan talaga medyo dikdikan muna ulit talaga kasi
hindi lang din basta-basta games or qualifying games yung lalaruan ko, Olympic Games na to eh. Huling nag-qualify ang Pilipinas sa shooting noong 2012 London Olympics sa katauhan ni Brian Rosario sa men's skeet. Makakasama ni Valdez sa Tokyo Games sa mga kapwa Pinoy Olympians na sina weightlifters Heidi Lynn Diaz at Erlene Ando, gymnast Carlos Yulo, rower Chris Nievarez, pole vaulter Ernest John Obiena, taekwondo Jean Kurt Barbosa, skateboarder Marjeline Didal at boxers Yumir Felix Marshall, Carlo Paalam, Nesty Petesio at Irish Magno. Edren Sese, Manok ng Bayan. Impresibo ang pag-iensayo ni Pinay pugilist Nesty Petesio sa Thailand. Ito'y kabilang po sa mga nakakasalo niya sa simulated fight sa ibabaw ng ring sa nasabing bansa ay mga world-class Thai punchers. May report si DJ Bobby Odulio. Solid na solid ang training camp ni 2019 IBA Women's World Boxing Championship gold medalist Nesty Petesio sa Thailand. Ito'y dahil mga world-class boxers ang mga nakaka-sparring niya sa nasabing bansa. Ayon kay Petesio, ang most experienced female Thai boxer na si Sudaporn Sisundi ang madalas niyang nakakasalo sa simulated fight sa ibabaw ng ring. Ilan lamang sa mga achievements si Sisundi ay ang pagkopo niya ng silver at bronze medals sa IBA Women's World Boxing Championships. Bronze medalist din siya sa Asia Oceania Olympic Qualifiers, silver medalist sa 2018 Asian Games, at two-time gold at silver medalist sa Southeast Asian Games. Sobrang solid po ng sparring ko dito. Bigayan talaga sa sparring. Tulungan po kami para makuha po namin yung kung ano yung gusto namin makuha sa darating na Olympics po. At bagamat isa siyang world champion, hindi naman umano minamaliit ni Petesio ang paparating na kompetisyon. Hindi naman po kayo siya nag-world champion ka, nag-Olympic champion ka. Easy na lang po yung lahat. Easy na lang lahat. Kasi sa bawat competition, dapat ibang level din po yun ng preparasyon. So, baga walang pangalan dito, walang holder dito. Pre, malaking factor na din po yun na may pangalan ka na. Pero para sa akin po yung record, yung mga achievements, baga hindi mo siya madadala sa taas ng ring. Kasi performance yung hinahanap mo. So, kung paano mo laruin yung kalaban mo. Kasama ni Petesio na nag-iensayo sa Thailand, sina fellow Olympian boxers Irish Magno at Carlo Paalam. Habang sa Estados Unidos naman, kasalukuyan nag-training si Yumer Felix Marshall. DJ Bobby Odulio, Manok ng Bayan. Samantala, kumustahin naman natin ang training camp ng 7 atletang kakatawan sa bansa sa Tokyo Summer Games sa susunod na buwan. Nagbabalik si DJ Bobby Odulio. Mahigit isang buwan bago ang Tokyo Olympic Games. Nasa final phase na nakanika na lang training ang mga pambatong atleta ng bansa para sa quadrennial meet. Sa ngayon ay sa Malaysia pa rin nag-iensayo si 2016 Rio Olympic silver medalist Heidi Lynn Diaz. Matapos na hindi matuloy ang plano ng kanyang kampo na mag-training ng 6 na linggo sa Hokkaido, Japan dahil sa ipinatupad the state of emergency sa ilang bahagi ng nasabing bansa. Sa Cebu naman ngayon nagsasanay ang isa pang Pinay weightlifter na si Elrin Ando. Si Ando ang panglabing isang atletang Pinoy na nag-qualify sa Summer Olympics. Bagamat hinihintay pa rin ang Philippine rowing team ang pagdating sa bansa ni foreign coach Sukrat Ganjiv, hindi naman nahinto ang ensayo ni rower Chris Nevarez sa La Mesa Dam sa Quezon City. Si Ganjiv ang isa sa gagabay sana sa Olympic campaign ni Nevarez. Nananatili naman sa bubble training camp sa Calamba, Laguna si Taekwondo Jean Kurt Barbosa. Hindi kasama si Barbosa sa kampanya ng Taekwondo team sa 6th Asian Taekwondo Pomsae Championships at sa 24th Asian Taekwondo Championships ngayong buwan. Patuloy din sa pag-iensayo si gymnastics sensation Carlos Yulo sa Japan. Nitong June 8 lamang ay nakasikwat si Yulo ng bronze medal sa nilahokang All Japan Apparatus Championships. Right on track rin sa kanilang preparasyon si pole vaulter Ernest John Obiena na nakabase ngayon sa Italy. Nitong June 12 lamang ay nakapag-uwi ng gold medal at nakapag-set ng bagong Philippine record si Obiena sa Jump and Fly International Athletics sa Mosingen, Germany. Sa pamamagitan ng talon na 5.85 meters ay nabasag ni Obiena ang sariling record na 5.81 meters na nagawa niya sa Italy.
Nagbalik naman sa bansa noong Lunes ng gabi si Pinay skateboarder Marjeline Didal kasama ang Philippine Skateboarding Team matapos ang kanilang training camp sa Estados Unidos at nilahukang Olympic qualifying tournaments. Bago magbalik sa Estados Unidos para sa final phase ng kanilang training ay magtutungo muna ang grupo ni Didal sa Cebu. Samantala, may posibilidad naman na umabot sa 14 ang bilang ng mga Pinoy athletes na sasabak sa Olimpiada dahil hinihintay na lamang ni the golfers Yuka Saso, Bianca Pagdanganan at Juvic Pagunsan ang kumpirmasyon ng kani-kanilang Olympic participation. DJ Bobby Udulio, Manok ng Bayan. Posibleng mas dumami ang mga atletang Pinoy na maaaring makapag-uwi ng Olympic medal para sa bansa. Ito ay dahil 6 sa sporting disciplines ang magkakaroon ng tsansa na mapabilang sa mga susunod na edisyon ng Olimpiada. Para sa detalye, narito ang report ni Riz Mendiola. Malapit na magkaroon ng mas maraming potential medal producers ang Pilipinas sa Olimpiada. Ito ay matapos na tanggapin ng International Olympic Committee o IOC ang proposal ng Executive Board na bigyan ng full recognition ang kickboxing at 5 pang sports. Ayon kay samahang kickboxing ng Pilipinas Secretary General Attorney Wharton Chen, nag-aalab ang determinasyon ng kanilang grupo na paghusayin panglalo ang kakayahan ng national team upang masiguro ang kanilang paglahok sakaling mag-debut na ang sport sa Summer Olympics. Magkakaroon naman ng series of qualifiers, no? But as of now, I can say we are at par with other Southeast Asian countries. And with the help of our government and our organization, I don't think it's going to be difficult to be at the world-class level. Kaya balak po natin, aside from this biennial meet, aside from this Asian Indoor Martial Arts Games next year, susubukan po natin yung ating World Championships outside the country, sa Europe. Doon po natin masusubukan kung nasa na nga ba talaga ang kickboxing ng Pilipinas. Sa ngayon ay tututok muna ang kupunan sa paghahanda para sa Vietnam SEA Games sa Nobyembre, kung saan hangad ng grupo na mahigitan ang kanilang second place ranking nang mag-debut ang kickboxing sa Manila Meet noong 2019. I'm expecting a lot coming this next SEA Games in Vietnam. Tingin ko po, we will do better. We have a lot, you know, our preparation is more firm and more competitive compared to what we had 2 years ago. Samantala, ang 5 pang sports na posibleng mabigyan ng siyansang mapabilang sa Olympic calendar ay ang cheer dancing, ice tuck sport, lacrosse, sambo at muay thai. Riz Mendiola, Manok ng Bayan. Eksakto 1 linggo matapos mapagkampinan ang doubles ng French Open, maraming mga individual sa Philippine tennis ang nagsasabing maganda ang tinatahak na ruta ni Pinay tennis sensation Alex Ayala patungkol sa kanyang asam na maging isang future world champion sa singles balang araw. Nagbabalik si Riz Mendiola. Sa patuloy na pagragasa sa world ranking si Pinay tennis star Alex Ayala, may isang rason kung bakit nasusustain nito ang magastos na kampanya sa majors. Ayon kay dating Pinay international tennis campaigner Christine Patrimonio, malaking bagay ang suporta ang binibigay ng mga pribadong sektor sa misyon ni Ayala, tulad anya ng ayuda mula sa Globe Telecom, na gagawa ng 16-year-old Pinay netter na masustentuhan ang kanyang schooling sa Rafael Nadal School sa Europa. Ani Patrimonio, malaki ang gastos kapag nais mo maglaro ng majors. Kasi yung nag-training talaga ako sa Spain, medyo mahal talaga. Mahal talaga ang tennis. Kung magpapatuloy ani Patrimonio ang tulong ng Globe at iba pang sponsors ni Ayala, hindi umano siya magugulat na darating ang panahon ay magiging isang world champion ang Pinay. Nakaka-training ko si Alex dati. 10 years old pa lang siya, ang galing na. She has the fighting spirit, tsaka talaga. Discipline sa court. Milyong piso ng halaga ang gugulin ng isang tennis player kung gusto nitong makasabay sa mga bigati ng mundo. Ito ang ani Christine ang rason kung bakit noong panahon niya hindi niya naipagpatuloy ang world campaign. Riz Mendiola, Manok ng Bayan. May naglalaro ka rin ba ng tennis? Parang nakaka-proud no, na may isang Pinay na, isang Pilipino ang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng major tennis, di ba? Alex Ayala is performing very well sa mundo ng tennis.
As a matter of fact, nag-gold siya sa IATF Juniors. Oo nga, tsaka diba... French Open. Oo, tsaka yung doubles ka nila, diba? At bukod doon, Miss Meg, ang maganda pa dyan is, kumbaga parang sinasabi ni Alex Yala, oh, teka muna, ang Pilipino kaya rin lumaro ng tennis, which is fit sa ating physique dahil kahit matangkad yung kalaban mo, kayang-kaya mong tapatan, diba? Totoo yan, totoo yan. Ikaw ba nagte-tennis? Eh, nahihirapan ako, hindi ko mahabol yung bola eh. Saka may ADHD ako, kaya pag ano, o, in-announce mo na may ADHD ka. Speaking of ADHD, nainom mo na ba yung gamot mo? Oo naman, nainom ko na. Tsaka, nawawala lahat ng nararamdaman ko pagkakausap kita. Yan ako, ito na naman tayo. Alam ko, ganun ka rin. Unang sagitsik pa ako, kuya, ng mga balitang iahatid namin sa inyo. Siyempre, second half ng ating newscast, pati na ng ating hot seat segments sa pagbabalik ng... Snowball! Balita! Galing-galing talaga ng GF ko. Ang bahaging ito ay hated sa inyo ng Hey Hey!